Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ulit si Manggorio. Welcome po sa akin channel. Sa ngayon po magpapatubo po tayo ng punla. Pupunla po tayo ng talong, warhawk, F1, at itong upo. Ito po upong to na to. Mayumi F1. Tapos ito po pechay. Ang gagamitin po natin na seedling tray, ito po 128 holes para po sa pechay. Maliliit po ang butas ito. Yun naman po isang yun, 104 holes para po sa talong. Medyo malalaki po butas yun. Dito po kasi hindi maganda ang talong kasi nagka-crowded kagad yung ugat niya. Kaya hindi siya po kagad lumalaki, hindi katulad dito. Tapos dito po tayo kapatubo ng upo. Ayan. Ginagamit ko po paano ng ano, patubuan. Ito lang po. Ordinaryong lupa. Tapos ito, chicken manure o yung mga ipot ng manok. Tapos ito po, carbonized hull. Carbonized rice hull. Yan. Yung ano, ipa ng palay. Abo po yan. Tapos yan, buhangin. Opo, tama po kaya may buhangin. Mamaya po papaliwanag ko sa inyo bakit may buhangin ako nilalagay sa patubuan. Sa ngayon po, bibistahin po natin yung mga ilalagay ko. Ito lupa. Ayan. Tayo ng manok. Parang lupa. Ganyan na yan kasi tuyo na. Daw pala ipot ng manok. Tuyo na kaya ganyan na itsura niya. Yung iba lupa. Alin, hindi. Ipot din yan. Matigas. Malaki. Ano sa kulungan na naman? Susok
Ito po yung carbonized hal. Abo. Saan yan ako ba? Sa? Doon sa likod, doon ba? Likod doon ba? Parang uli. Galing yung lukin lang. Parang uli. Uli, kasi abuhan. Pinaglutuan nung ano? Si Char. Ito mo. Uli. Hali-hali na. Ito bubuhangin. Ito na po yung ating panglagay sa ano, seedling tray. Haloy lang po natin yan. Ito po ordinaryong lupa, tapos yung mga animal manure, yung mga, oh, gamit ko ipot ng manok kasi madami akong manok po na yun. Tapos carbonized hull, tapos buhangin. Para saan po ba yung buhangin? Bakit ko naglalagay? Naglalagay po kasi ako ng buhangin kasi yan yung pinaka ano niya, pinaka drainage niya. Pag nagdilig ka po ng tubig, diretso po sa ilalim. Kasi pag lupa lang po kasi, ang nangyayari po kasi niyan, naiipon muna yung tubig sa ibabaw, tapos bago siya bumaba. Kaya nangyayari, kumbaga naging stagnant po na siya. Hindi po maganda yung ganon, kasi pag nag-stagnant yung tubig sa ibabaw, kaya mo lang muna. Hindi, pag naging stagnant na siya, nagkakaroon ng lumot po yung ibabaw na yan, yung ibabaw ng tray na yan. Kaya nangyayari, nagkakaroon tayo na tinatawag na dumping off. Yung nalalanta yung mga punla po natin. Kasi hindi man po yan insekto eh. Ang, huwag mong kalkalin. Ano po yun? Yung tinatawag na amag. Nagkakaroon silang amag. Yan. Kaya nilalagyan ko po ng buhangin. Para sa naman po yung abo. Yung abo naman po, kasi ang lupa po kasi, yan lupa, kahit po sabihin mong buwaghag yan pag tuyo, pag ganyan, binistay po natin, parang buwaghag po siya. Pag binasa mo nyo po yan ang binasa, kasi sa loob po ng isang buwan po kasi ang magiging ano ng ano yun, ng pagpunla. Nagiging ano po siya, nagiging clay type. Nagiging clay type. Kaya yun ang yung purpose po ng abo. Siya yung pinaka-separator niya. Para maghiwa-hiwalay po yung lupa. Ayan. Tapos ito naman pong ano, yung ipot ng ano ng manok para sa ano, abo, yung pinaka-abono niya. Para maganda kagad yung bulas ng tubo ng tanim.
Yan po yung ginagawa ko. Yan. Abali, apat pong ano yan. Kaya hindi po basta-basta ang pagpupunla ng pag nagpupunla ako. Apat na klase po yan. Lupa, ordinaryong lupa. Tapos, dati ang ginagamit ko, ano po, yung tawag nun, yung dumi ng baboy, kasi may baboy po ako dati. Yung nawala yun kasi nagka-ESF, yun, manok naman, kasi madami na akong manok. Yan. Halloween lang po natin na maayos yan. Naano ko po kasi yung buhangin ay yan. Kasi dati nung nasa Saudi pa ako, mahilig po talaga ako sa magtanim. Nagtatanim po ako sa Saudi ng kamatis, nakapatubo po akong kamatis, repolyo, patatas. Sa buhangin lang po yun. Kasi pagka, ano ko po, papansin ko po kasi pag nagdilig ka ng, ano, sa buhangin, dire-diretso yung baba niyan. Isa pa pong, ano, isa pa pong purpose ng, ano, ng abo. Para, ano po siya, yung, maging moist siya. Kasi pagka nagdilig ka po, siyempre, may buhangin. Ang tendency niyan, bababa ka agad yung tubig. Kung isipin, pag bumaba ka agad yung tubig, matutuyo. Hindi po agad matutuyo yan. Kasi, mangyayari po niyan, doon siya, didikit siya yung tubig, didikit siya doon sa abo. Ang abo po kasi, kung mapapansin niyo po ang abo, pag binasa niyo po yan, matagal pong matuyo yan. Ang abo. Kaya yan ang magandang neutralizer ng ano, ng seedling tray ng punlaan. Kasi ilalagay po natin sa seedling tray. Kunin mo nga ni Kulong ano doon? Yung walis? Walis tinting? Siyempre, yan ang walis tambo.